Kukuluan ko lang po ang kamatis at hinihintay ko lang po siyang maduro, and then next na po yung mga ingredients. Sige guys, palalamigin ko pa yung kamatis. Sobrang lamon po siya. Nilagay ko na rin po yung sinigang mix at saka yung shrimp cubes. Ngayon lalagay na natin ang kulay. So, ito po yung okra. And then, sitaw. Pakulo lang natin po siya saglit. And then, yung lipon na. Kasi mabilis siya mamaluto yung lipon. And then, nagyan po natin siya ng patis. Fish sauce. Konti lang po. Ito ang ating mga sipon. Guys, nagig ba yung kulay? Yes. Ating sili. So, hintayin lang po natin siya mag-boil. And then, yung kakakulay. Okay, guys, nakulo na po yung ating sipon. So, para hindi na overcook, lagay na po tayo ng kangkong. Hindi ko na po siya tatakpan para hindi siya ma-overcook. Ang dami ng sabaw ko, grabe. Sobrang dami ng sabaw. At gulay. Yum!
Ito na po. Nakikita nyo yung mga hipon. And umilitaw na po sila. Tama na siguro po. Sobrang dami yung gulay na nabili ko. Okay, tama na po ito. Then, after nito, pwede na po kumain. Yummy! Isang kulo na lang po. Para tapos na yung ating sinigang na hipon. Lalaki po ng hipon. Okay guys. Yan na po. Pagkatapos po niyan ay kakain na. Ayan na po, luto na po yung ating sinigang na hipon. Pwede na po ito. Pwede na po tayong kumain. Thank you sa panonood. Salamat. Ayan na po guys. Kakain na. Thank you. Ayan na po ang ating finish product. Found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about my